Power, nagbabalik. Kasal na tayo, boy. Power. Loko nung nakaraan kasi ang dami kong inaasikaso lalo doon sa kasal namin nung ano, tapos yun medyo nagkasakit pero 4 days lang, wala naman lagnat, parang maano lang sa hininga siguro dahil hindi na maganda tong mask na gamit ko, no? So magpapalit na ako ng mask, iba kasi yung sa pampindoro ko, no? So imbis na ito na yung gagamitin ko, ito na fiber kasi medyo nakakalusot dito eh, pag nakaganyan lumulusot dito. So, kahit isarado mo yung ganyan, lumulusot pa rin. Siguro na sobra na ako sa ganun. Kaya, ayun, medyo nagkasakit. So, ayun, susunod na natin gagawin yung first product natin sa Sigma 250 body kits na hulmahan. Tapos, susunod natin yung isa pang order. Medyo, itong order sa akin na to, medyo kilala nyo na to, no? Si Breezy Boy. Si Stay Breezy. Ayan. So, bale, ayun, gagawin ko na para masimulan ko na at makarami na rin. Simulan natin. Gawin ko na yung pang part 3 ng body kit series for Sigma 250. Ito yung, actually, hindi na siya stock kasi may nakalagay ng ganito. Pero, ang stock ng Sigma 250 is yung isang buong ano to. So, gagawin ko siya, hindi lang siya ng mask, kundi kasama yung visor. So, bala ko dito, alisin ko itong visor. Then, yung visor, nakadugtong siya sa mismong mask para makuha natin yung freedom na ma-designan natin siya na mas maayos. Marami nang gumagawa ng maskara or head cowl ng ano, nung Sigma 250. Pero titingnan natin kung malagpasan natin yung mga design nila or siguro mas maganda yung magawa natin. Ayan, pakita ko na lang. Power.
yun, yun lang dun sa ginagawa kong limited edition na head as in answer na pong Sigma Bluefit yan. Ito. Hindi ba siya perfect do? Kasi galing siya dun sa dinisay ko kahapon na inulma ko. So ito, purong fiber na siya. Ayan o. Purong fiber na siya. Lightweight lang siya, no? Ayan, lightweight lang siya. Tapos, tatapakan ko siya. Ayan. Yeah. Awer. Yan ang nakabibay. Pero lightweight siya, no? Hindi mo siya basta-basta magkukupi, mayuyupi. Sobrang kulat na niya kasi iba na yung gamit ko rito. Pinaling ko na yung itsura niya, kinising ko na to, liha, sabasan ko na yung mga sobra, tapos ipipitting ko uli siya, so yun. Siyahan ko na muna para ma-finalize natin yung mga itsura niya, no? Totally tapos, pero isama ko na siya sa primer na itong mga ito bukas para na makita ko na rin yung ibang mga ipantay sa kanya at mga yun, imperfections. At tapos nun, pasilya ulit, then finally ha, fit na pa siya sa head ng Sigma 250. So ayun, bukas makikita ko na rin yan. Makikita natin yung tsura niya, yung mga detalye niya, no? Power!
Ayun na lang. Oha. Tapos dito sa loob, diyan na lang din niya para kuminis. Para pag nilagay na siya dito sa ulo. Yeah. Di ba? Pogi. Konting linis na lang yan. Konting linis na lang. Update lang dito sa Sigma Head ASI Enhancer. Ayan, nakulayan ko na siya ng base coat niya. Ayan, yung mga details niya ang kita na. Kailangan kinisin ng mabuti to para magawa na ng pulmahan para pwede na siya i-mass production, no? Power. Bali yan, no? Ito na, nagawa ko na yung hulmaan ng head ASI enhancer ng Sigma 250. So, check na natin kung ano na itsura niya. So yun, update lang dito sa head ASI enhancer ng Sigma 250. Yan. So ito, yan. First, gagawin ko so, yung first product na hulmahan na ginawa ko. No? Testingin ko na kung paano siya resulta niya ng first product nung hulmahan natin. So yun, kasi ito yung original. Yan, katatanggal lang sa hulmahan ito kagabi. So syempre, lilinisin uli natin itong prototype. Ayan, ano, natanggal na natin siya. Papakita ko lang itsura niya, no. Ito 'yun siya. Yan. Yan 'yung parang first project na, no. Tapos, ito 'yung prototype. Titingnan natin kung gaano siya katibay. Katibay, hindi pa siya tapos. Power. Primer muna and spot binding ulit. Pero simulan na natin, power. Dito sa ginagawa ko na head ASI enhancer na primer ulit na siya, no? May kapit ko na rin fittings. Tapos yun nga, ito yung BMW S1000 RR
na clear windshield na may see-through yun siya. Para sa big bike na talaga, no. Tapos meron din siya parang aerodynamic style yan, eklabo. Tapos swap yan siya sa kahit sa ninja side mirror na foldable. Ayan, kailangan yan, ganyan. Plug and play yan siya, no. Pero kailangan tanggalin muna yung stock visor ng Sigma para may lagay yan. Nandito sa ano rin, wala rin tama. Ayan. Ay, dito sa kabila, ganun din. Wala rin tama yan. Okay. Pero na lang, kayo na lang bahala kung modified niya yung ganyan yan. Hindi ko alam kung tatama ba yun, pero kayo na bahala dun. Kasi dinisign ko to para sa stock niya lang. Okay. Tinignan mo yun siya pag ganyan. Ayan. Update lang dito sa ginagawa ko na head assist enhancer for Sigma 250, limited edition lang, no. Last na napinturahan ko siya is yung layout niya kahapon. Ayan, yun na siya. Bali, tatanggalin ko na itong mga tape niya, no, na mga balot para tingnan natin kung ano na itsura niya. Ang kulay pala na ito, matte black saka satin finish na white. Yung plain white lang talaga siya, no. Tingnan natin kung ano na itsura nito. Power! Ito, natapos ko na siya. Ito yung chops. Ayan. Ayan. Ito na yung head assist enhancer na for Sigma 250. Ito kay Pixie Rider to, no. So bali, ilalagay ko na yung BMW na S1000R windshield. Yung clear windshield niya. So ito yun siya. Limited edition lang yun, no. Yung mga yun. Ayan. So, medyo gilingitan muna ng gloves kasi lumihin yung puti, ang hirap gawin pag laging may kita mo, may tumik. Kuha tayo ng isa. Ayan. Ayan, balot na balot.
bago pa yan. Ito yung sinasabi ko na BMW S1000R gear winching. Yeah, bagong bago yan. Diba? Okay. Yan yung naka-design na pin para doon. So, gawin muna natin siya. Install natin. Install natin siya. Power. Yung pula. Para makita natin itsura niya kapag pula siya. So, yun. Power.